Okay, guys. Okay, continue po tayo. Okay, so ito na to ha, atong ano, yung humble themselves. So kailangan tayo magpakumbaba lagi sa Panginoon, guys. Kailangan natin kasi wala tayong magawa kung wala ang Panginoon. Pangalawa, pray. Kailangan tayo mag-pray, guys. Okay? Unang-una, hingi muna tayo ng patawaran, parang pakinggan ta sa Panginoon. Parang hindi masayang ang panahon nga nag-pray po tayo. Okay? Kung hindi man natin alam ang panahon na magtrabaho, may kasama tayo, bigla lang naglalis, ganyan. Tapos hindi mag-usap, ganyan. Tapos ikagabi, mag-pray po kayo. Alam mo guys, unang-una, kanang patawad muna tayo. Okay, alam ko guys, na lagi kong nangyari ito sa akin dito. Yung kasama ko ditong India, yung itik, lagi kami mag-away. Kasi minsan, ano siya, kanang ano ba yun? Basta minsan may ano, magkwinta ba sa trabaho. Ana. Mag-away po kami. Tapos gabi, bago ko matulog, mag-pray ako talaga. I-pray ko lahat yung pamilya ko, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, lalo na ang Pilipinas, ang presidente. Ganyan, i-pray ko, Lord, Ginoo. Lalo kong gi-pray, guys, na Ginoo, ang Pilipinas, Lord, proteksyonan mo talaga. Ikaw magakupot gid niya, Lord. Ang imong power, ang imong gahom, O God, in Jesus' name. Na hindi mapahamak ang Pilipinas. Kasi alam natin, guys, ang Pilipinas, hindi mayaman na nasud. Hindi na mayaman na bansa. Kailangan prayer, guys. Support ng prayer. Yeah. Then ako naman po dito, bago po ako matulog, mag-pray po ako talaga, Lord. Ginoo, akong ang ano ko po sa iyo, Lord, na matapos ko lang kontrata ko, pagkatapos umuwi ako, Lord. Umuwi po ako na walang quarantine sa Manila. Yun ang lagi kong gi-pray sa Panginoon. Tapos bago mo yan ihingi sa Panginoon, unang-una, mahingi ka muna ng patawaran. Pero hindi man kayo makahingi ng patawaran kung hindi mo pa siya napatawad yung sino pong kaaway mo. Ganyan yan, guys. Ganyan yan. Talaga yan. Alam ko po, mahirap yun. Mahirap yung gawin kung sa sarili mo. Pero nandyan naman ang Panginoon natin na magtulong sa atin. Kailangan, guys, ma-exercise natin yan. Hindi natin maiwasan na may mga lalis-lalis, mga ano, kasi tao lang po tayo, hindi tayo perfecto. So, magkamali tayo, kaya nga, kailangan i-exercise natin sa sarili natin na marunong po tayong magpatawad. Pagkatapos mo hingiin ng patawad, guys, pagkatapos, ang gawin mo is, pasalamatan mo talaga, Panginoon. Lord, salamat po talaga ngayong araw na to. Okay lang po ang trabaho. Salamat po sa magandang panahon. Lalo na sa Pinas, nga okay lang po ang lahat. Ganito, ganyan, guys. Kailangan mo yan, banggitin mo lagi yan. Pasalamat yan sa Panginoon bago ka maghingi kung anong mga kailangan mo. So, ganyan, guys. Ito po, okay, number one, humble. Humbleness. Kailangan magpakumbaba talaga sa Panginoon. Pakumbaba. Kung walang pakumbaba, guys, walang pray na mangyayari. Okay, so, hindi man pwede na mag-pray ka, tapos pakumbaba. Pakumbaba ang una, tapos pangalawa ang pray, pangatlo is hanapin mo lagi ang Panginoon. Hala, paano mo ba siya mahanap? Saan mo siya mahanap? Through His Word, Bible. Alam mo, ang Bible, guys, ang sabi na si iba, uy, huwag ka magbasa-basa ng Bible kasi mabaliw ka niyan. Hindi, yan talaga. Alam mo yun, kung magbasa ka sa Bible is mas lalo mo makilala kinsa si Ginoong Hesus. Ganyan yan. Okay? So, na ano ko na kahapon, no? Gaano ka-importante ang Biblia sa buhay natin. Kasi, through the Bible, makilala natin sino pala si Jesus Christ sa buhay natin. Okay. So ipangatlo, yung seek my face. Seek my face, same pareho lang po yon sa Wi-Fi.
Kailangan nakakonek ka lagi sa presensya sa Ginoo, guys, talaga, guys. Talaga, lagi ka nakakonek sa presensya sa Panginoon. So, sa parang wifi. Tingnan mo nga, pag wala pa kayong wifi, wala kayong talagang magawa. Okay. Sabi naman niya, torn from their wicked ways. Yung mga daotan natin, nga mga dalan, daotan natin nga mga nadaanan, mga kamalian natin, guys, mga masama natin, mga dinadaanan, ano ba yan? Kailangan natin iiwanan na. Kailangan natin, guys, na magbago na po tayo. Hindi man po ako nagsabi sa inyo, wala po akong kasalanan. May kasalanan po ako, guys, pero alam ko na po ano ang gawin. Okay? So, ito po. Kailangan iwanan kung ano mga kamali-kamalian natin. Lalo na yun sa mga expressions natin. Lagi ng putang ina. Ano ba yung ibang dati? Sa Tagalog, lalo binagabanggit lagi putang ina, putang ina. That is expressions, ha? Pero tatandaan mo, guys, hindi yan para sa Panginoon. Hindi yan. Hindi yan. I'm sorry for that na sinabihan kita na bawal yun. Mali yun. Yung sabi niya, putang ina, sa Cebuana, sa Cebu, sa Bisaya, kanang piste, anong sabi niya, inatay, kanang yawa, ganyan. Talaga, guys, sus, Ginoo ko. Hindi yan, guys. Iwan ko. Yung banggitin mong pangalan sa kalaban mo, lalapit yan talaga sa iyo. So, ganyan. So, kailangan mag-ingat kung ano ang mga ginagawa natin. Kahit liit lang, guys. Kahit maliit lang yun. Iiwanan na natin yan. Okay. Alam mo yung sinabi sa nga, ano ba reliyon mo? Christian po ako? Oh. Tapos, pag mayroong ang bag natin, naiwanan natin. Umalis tayo, naiwanan. Pagbalik mo, wala na. Yung cellphone mo, nakalagay dito. Tapos, bigla ka lang umalis, nakalimutan mo. Pagbalik mo, wala na. Paano mo na nasabi na Christian, makaklaim po kayo nga Kristiyano kung ganyan ang mga ginagawa? Alam ko po, sa Pilipinas, hindi tayo makakumpiyansa. Lalo na sa city. So, ganyan guys. Kaya nga, lagi ang Panginoon nagsabi, oh, if my people who are called by my name will humble, magpakumbaba, themselves and pray and seek my face, turn from their wicked ways. So, kailangan natin, guys. Kailangan na to. Kung anong kaning mga expression natin, yung mga, ano ba yun? Basta, continue ka lang mag-read sa Bible, guys. Maalam mo lahat sa, makasabi ka, hala, dili na dyan ko inaanang. Ay, Ginoo ko haayin tao ni Lord. Ako dati, ang lakas ko magmamalikas dati. Ano ba yun sa Tagalog yung malikas? Oy, parang lagi bang may pisti, inaanang gani? Ganyan ang sa pagkasabi? Lagi ko ganyan dati. Sus, lagi talaga. Pero pag alam ko na po, sa Bible po, sabi ko, Lord, kunin mo na to. Hindi ko na to gusto. Kailangan ko, Lord, magbago sa buhay ko. Kasi, yung ano guys, temporary lang po tayo dito sa mundo. Kailan pa man tayo magbago? Magbago tayo pag huli na. Hindi na tayo maka-usap. Ano ba yan? Hindi na tayo makagalaw. Ganyan ba? So, ngayon, may panahon pa. Gawin na natin yan. Okay, so, then I will hear from heaven. So, kung sunod lang ta, guys, mag-follow lang ta, guys, kung ano ang requirements, pareha sa wife, mag-follow lang ta, masaksis po tayo talaga. Humble lang ta, pray, seeking face, and turn their wicked ways, ang promise sa Panginoon, ano ang promise niya? Then, I will hear from heaven. Alam mo, guys, hindi,
na ano ko na to kahapon, no? Nabanggit ko na to kahapon, yung mga pangyarihan sa 3 months ago. Diba, na ano natin, na sobrang katakot sa nangyari sa atin. Tapos, nakita natin yung mga tao na nag-pray po sila doon sa kasada. Oh, ganyan guys. Kung iya, tapos nagpakumbaba po sila. Tapos sabihin na, Lord, patawarin niyo po kami. Alam mo, Lord, alam ko na alam namin, Lord, ang laki naming kasalanan sa iyo. Tapos nagpakumbaba sila, shout out po sila sa Lord. Okay, alam ko po, pinakinggan po sila ni Lord. Ganyan yan guys, gawin natin. Huwag lang tayo ng relax-relax lang, may pera, relax lang, okay na. Kung walang mga problema, relax lang. Huwag guys, kasi dalawa ang responsibilidad natin. Ang unang-unang responsibilidad natin, ang souls natin, kumusta na? Kailangan ang souls, kasi yung ano natin, yung lawas natin, katawan natin, umuwi lang yung sementeryo, yung souls mo ay ito po ay humarap sa Panginoon. So ano ba yung sabi sa ano mo, sa ano ba yun, sa souls mo? Baka sabihin sa souls mo, iwan ko yung katawan ko, hindi man ako dinala, hindi man siya nagbasa ng Biblia. Hindi man, kasi walang magawa ang souls mo guys kung hindi po kayo magawa, kasi susunod lang po siya sa iyo. Ganyan. Sige, sana may natutunan po kayo, sana lahat ng ano ko dito is may kunti po kayong natutunan. Alam ko guys, ito po yung mga di-share ko sa inyo is from the Word of God. Ito po guys, alam ko po manatili to sa isipan mo. Kasi itong gi-share ko po is Word of God, mayroon siyang anointing, mayroon siyang anointing. So kailangan natin siya. Kailangan din natin, hindi natin siya po i-ignore. Okay, salamat po talaga. Salamat po talaga ang lahat. Ang Diyos magapanalangin sa isa natin. In the name of Jesus, amen. Praise God.